bilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamustan pati pagtulog mo. At sa gabi nagkukuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang iniisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. At ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Okay, maganda nga po, sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong likod, si Ed Rosales po sa Wawak Simbalita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ngayon na nakikinig sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Mamaya po ay tatalakayin din po natin tungkol dito sa mga nasabing mga simenteryo o yung mga nasabing nagiging problema sa daloy ng trapiko, lalo na po yung pagdalaw kanina ng nasabing chairman na Francis Tolentino dito sa may tramo, ha? Sa mga terminal ng tramo, pagkatapos ay dito nakita rin po natin na pati yung mga ginagawang construction dyan ng nasabing mga skyway ay sinilip din po ng nasabing mama, no? Nagtataka lamang po tayo bakit kapag ka dumadalaw sa mga bus terminal itong si Francis Tolentino, napakarami pong media. Ha? Napakaraming media ang bumubuntot dito. No? Hindi pala pupunta si Attorney Francis Tolentino kapag walang media. No? Dapat ipakita mo sa taong bayan, Attorney Francis Tolentino ng MMDA, kung talagang sinsiro ka, hindi yung papogi lamang, ay pumunta ka
ng ikaw lang. Huwag ka na magsama ng media. Biruin mo, nakita po natin, ano, nagpapaulan si Francis Tolentino doon sa may airport. Wala pong ano yan, ha? Ay, pero kung todo turo ng turo, wala naman pong magawa kung hindi itinuturo yung mga dapat gawin, no? Doon sa nasabing lugar na yon. Ang pinagtataka natin, kapag nakatutok yung media at saka yung camera, saka siya pumupusing, no? Grabe. Ha? Huwag na po kayo mamulitika. Araw po ngayon ng undas, no? Kailangan puntahan po nyo, trabaho po ninyo para yan ay kalampagin ang lahat ng istasyon at bisitahin kung itong mga nasabing mga pasahero na magyaya at pabuntang probinsya ay legal at hindi kolorom yung kanilang mga sasakyan. At siyempre, yung seguridad po ng taong bayan. Ang nangyayari po kasi, no, ay ang pinakamabigat po dyan, lagi na lamang po tayo, papogi, doon din sa Maynila, ganun din po, nakikita po tayo na ang convoy po ninyo, kayo po ang nagpapatupad ng nasabing regulasyon tungkol sa trapiko, pero kayo ang unang hindi sumusunod sa daloy ng trapiko. Okay. At yan po yung sinasabi natin, ano? Si Ernie ba yan? Ernie, maganda nga po sa'yo. Ernie, maganda nga po sa'yo. Okay. At okay, at television to pare. Ha? Sino to? Sino? Hello. Ernie. Hello po. Okay, Ernie, at hello po. Okay, Ernie. Ka live ka na, Ernie. Nako, hindi tayo naririnig, no? Okay, at yan at yan po yung sinasabi natin, ano? Kailangan yung mga nasabing wala po ako eh. Okay, Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon sa iyo, kapatid na Eddie Rosales, bilang ang mga ng programang Wawakson Balita Kakampi. Ay, tayo gumagalugan sa bawat police station, ano, kapatid na Eddie Rosales. Yes, okay. For this time, sa matter information regarding dito sa Station 1, ito yung madalas sa buhagisan ng granada. Oo. Ngayon, dito ra, hindi ko pa namemet ito, at magkokorte si call tayo rito kay Superintendent Redentor si Ulsano. Take note ang pangalan itong mga police na lingkod bayan na inaasahan natin. Recorded yan. Napapaigting niya ang nakakalatang lalim. Ito yung mga kalawang ng lipunan. Okay. At ang kanong ngayon naman, dito ako at ako'y nagpapasalamat kay SBO1 Jack Tison. Okay. Itong intelligence officer ito. Kaibigan ko matalik ito. Oo. At ang pahihiyain ito, ito si Police Senior Inspector Romeo Estabillo. Dito po ito, kapatid na Eddie Rosales, sa lugar naman ng PCP Don Bosco. Okay, Don Bosco. Kaya take note ha, record na, naka-record naman ito. Okay. Ito naman ang tinalaga rito, itong si Police Senior Inspector Romeo Estabillo. Okay. Bilang PCP Commander, ano? Okay. And this time, I don't know, is the name of PCP Commander, dito naman sa gagalagin. Okay. Tagari sa panahon ito, maituturing. Kaya kung nakikinig ang ating pinakamamahal na PMP Chief, ang ating pong pinakamamahal na Alan Purisima. Okay. Ako po ang nakakasaksi sa mga pulis na hindi batugan. Okay. At kung meron man, nagbibigay ng mga ganung akusasyon, ay ako po ay to prove to you na ito pong mga binanggit kong pangalan na ito ay masasabi kong taga sa panahon. Walang ano yan ha? Walang halong bola. Okay, walang mansion yan ha? Ay, may nakahanda na sa akin ditong banana queue. Joke lang. Eto, baka gusto mong konting tanongin itong si PO1 Arboleda. Sige. Eto, bibigay ko. Magandang hapon sa'yo, kapatid na Arboleda, si kapatid na Eddie Rosales, ama ng programang Wawakson Balita Kakampi. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Sir Rento. At ano ang pinagkakaabalahan ngayon natin? Dahil undas ngayon, ano ang magandang deployment nyo ngayon dyan? Ano po? Ano po ang pinagkakaabalahan po natin
sa ngayon dahil undas na, kayo po ba ay alert? Hello? Hello? Kayo po ba ay alert ngayon? Nako, hindi tayo naririnig. Ano po, sir, medyo po mahina po ang dating. Okay, at hindi po ba yung sinasabi ko kung kayo ay red alert ngayon dyan sa inyong nasasakupan? Yes, sir. Red alert po, sir. So, ngayon po, nakadeploy po yung mga tao natin. Okay. Ngayon po, ako po yung naatasan na desk officer dito sa Don Bosco. Ah, okay. Yung Don Bosco yung sinasabi, papunta ba yan doon sa nasabing papuntan na Botas? Yes, sir. Ah, okay. At yung dating nakatalaga dyan, si Kudal yata? Tama po ba? Yun, pero bago po nalipat dito si Kapitan Estabilio po, si Major Karamuan po muna. Ah, okay. At sa ngayon, mga ilang buwan na kayong nakatalaga dyan, sir? Ako po, sir, mula pa po nung June. Ah, mula nung June. Ay, yung, pero po yung kapitan po rito, kakadating lang po nung nakarang linggo. Kakalipat lang po. Ayun, oo. At alam nyo, ako may katanungan, ano, dahil mahigpit ngayon ng pagkakaalam ko, ang OIC ng Maynila ay bumabasag ng mga video karera. Totoo ba yon? May mga report po, pero natutugunan naman po natin yung mga reports nila. Yung 1602. Yes, sir? Sir. Okay. At yan, ngayon, at dyan sa deployment po ninyo, ay pinaghahandaan nyo po dyan yung nasabing pagdagsa. May mga sementeryo po ba dyan sa inyong nasasakupan? Ah, medyo malayo na po, sa norte po. Ah, okay. Pero kaya dine-deploy din po na galing dito. Ah, ganun. Kahit malayo yan, nagkakaroon pa rin ng deployment kayo? Yes, sir. Okay. At baka mayroon akong nakalimutang itanong sa iyo, Sorrento, nasa iyo lahat ang pagkakataon, ano, para maiparating sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Go ahead, Sorrento. Para po sa mga kababayan natin na patuloy po sumusuporta sa kapulisan, asahan niyo po na mas iitingan pa po namin yung serbisyo po namin para sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Sorrento, ha? Apo, sir. At mabuhay kayo. Mabuhay din po. Babalik po natin. Kasi okay, Ernie. Kapatid Ed Rosales. Okay. Oo, alam mo, napakalaking bagay nitong daan na nagbigay sa mga pulis natin, ano? Oo. Kasi maraming punto de vista ng pang-uusig sa kanila, no? Oo. Kaya ngayon, nagtungo ako rito, very busy lang talaga yun na sabing binanggit kong Police Senior Inspector Romeo Estabilio. Oo. At sapagkat na matalas kumakapanayam, hindi naman suplado sa personal ito, kaya ako'y nasisiyahan. Hindi yung visit purisima, ha? Oo. Hindi yung pagtinanong mo, nasa conference. Oo. meron akong tutukuyin sana, baka naman isali damdamin, isalingkot ako nagpupunta, laging wala. Ay, banggitin mo, anong pangalan? Ah, no, this time for the meantime, confidential muna at mag-uusap tayong dalawa. Okay. Baka mamaya sabihin na nanakita yung damdamin, ano? Okay. Alam mo, ito si Police Senior Inspector Romeo Estabilio. Ito yung madalas kong makita na nag-gathering ng Police Visibility Checkpoint. Ah, okay. Siya yung malaki dyan sa may lugar ng North Bay Boulevard. Ah, oo, sige. Matalas makahuli ito ng kalawang ng lipunan eh. Dyan ba yun sa lugar na yan, yung hinahagisan ng granada? Hindi naman. Oo, noon dati doon sila malapit, pero actually naka-encircle sila dito sa Manila Police District Station 1. Ah, okay. Oo, kaya gusto natin malinawan sa mga minamahal nating nanonood ngayon ng website sa TV, no? Oo, sana pinabubuksan mo, Ernie, yung website pero nila. Pero bubuksan nila yan, hindi pwedeng hindi. Ako yung nananawagan sa ating ama na kapulisan, si ating pinakamamahal na butihing PMP Chief, si Alan Purisima po. Mabuhay po kayo, sir. Oo. At tamang mga right person ang inilagay nyo rito sa lungsod ng Maynila. At para mapakalagaan ang mamamayan. Okay, hindi yan yung pagkapinuntahan mo, laging wala, ah? Oo, ito, may nakahain na kagad na banana queue. Ay, di pa kami nasisimula. Alam mo na yung kalura na sila nga. Oo,
Eh, kaya alam ko naman itong kaibigan kong ito, yung katabi ko, itong si Jake Eason, intelligence officer ito eh. Oo. Eh ito, pag nakita ko, isyensya kalooban sa akin ito. Yan, very good, very good. Eh sana nga, yung kanilang ano, hindi naman siya nagre-request ng ano pa mga material na bagay. Oo. Eh may nabalitaan ako, hindi naman sa kanya lang galing to, yung alawas ng mga ating kapulisan. Naku ha. Ah, sabi, kailangan na siguro ng pamilya. Eh, siguro nababalam lamang. Oo. Dahil iniisa-isa siguro sila. Ah, ganun. Oo. Alam mo, kapatid Dede Rosales, inireport ko nga yung tungkol sa area ng Quiapo, ano? Okay. Sana tinake mo yung chief ng DPS, si Mr. Rafael Borromeo. Engineer yan eh. Correct. At ito nga na pagkatapos mo, itatawagan ko na to. Oo, kasi ganito, confidential nga sinasabi ng ilan sa akin. Yun daw mga may-ari ng pwesto na bumibilang ng 5 pwesto, 4 na pwesto, ay hindi naman 5, kung hindi hinabol lamang. At yung 3 sukat lang ng pwesto nila, ay pinapa-arki na sa ibang maninindah. Ah, ganun? Oo, parang lumalabas, double tap. Ah, okay. O, ngayon inaasahan natin, tulad ng bangketa, no? Yan ay dapat ay maluwag yung bangketa na yan eh. Eh, teka, Ernie. Ano ba ang sukat na ibinibigay ni Borromeo dyan sa mga maninindi dyan? Ah, anak-anak mo. Anong sukat? Anong sukat? Ah, kasi ang alam ko rito, if I'm not mistaken, this is 1x1 measurement. Okay. Oh, yan ang sukat. Okay. Pero ang nangyayari, lumalabag sila yung tinatawag na excess system. Ah, extension. Oo, oh, yung nag-extension. Para palang MRT yan, ano? Oo, oh, kaya kayo, ninihiling ng inyong likod sa pamamagitan nga ng programa bilang ikaw ang programa ng WAP Action Balita Kakampi. Nananawagan tayo sa butihing chief ng DPS, si Mr. Romeo Rafael Romeo Borromeo. Okay. Na sana, dusisihin niya to at magbigay naman ang daan yung mga sobra mga pwesto. Okay, at babakbakan natin yan, no? Hindi naman si Mr. Kevoremi, ako'y humahanga sa kanya dahil pag tinawagan mo yan, talagang kumikilos yan. Okay. Yung pakiribisa lang kung ilan ang pwesto talaga at sino yung mga real owner ng nasabing pagbibigay ng mga organized vending project. Oo. Yung real owner, kung sino talaga ang nagbabayad at hindi pinare-rental pa. Oo, tama yan. At siyempre... there is something manipulation behind this eh. Oo. Eh mahirap naman magkasok ako sa. Kaya binigay ko telephone sa iyo na pakibusisi at hindi naman kayo sa tinuturuan o inuutusan kapatid Eder Rosales na kinakala kita bilang amaka ng programa natin na revisihin at yung bangketang dapat daanan ng tao ay daanan. Kung humihingi man ang establishment ng kotindan, it must be all fair. Oo, at siyempre hindi isang tao lang. Oo, hindi yung sasabihin nila kayo. Oo. Kaya ayan mo na, ito siguro sa Mother Day, ma-chechempoan din natin ito si Police Senior Inspector Romeo Estabillo, PCP Commander ng Don Bosco. Okay, Ernie, at mag-check ka nga dyan sa mga simenteryo, ano? Kung yung nabalitaan natin na yung nagkukumboy sila Attorney Francis Tolentino, pero hindi naka-helmet. Sa land title ba to? Hindi. Dito sa mga simenteryo natin ngayon. Saan lugar yan, kapatid Dede Rosales? Ay, sa Maynila raw yan eh, na nakita siya. Na, at yung grupo niya ay mga nakamotor pero walang mga helmet. Karamba. Yan nga ngayon na tinututukan ng ating kapulisan. That is what we call running in tandem. Sana. Ang tawag dyan, running in criminals. Sana. Mahuli yan si Attorney Francis Tolentino ng riding riding in criminal ba yan? Yan ang tawag ng ilang pulis natin eh. Paano? Pakiulit mo? Running in criminal. Running in criminal. Ay, nagpasitir ang mga criminal ito. Ay, kagaya niya nila Attorney Francis Tolentino, ganyan ang mangyayari dyan. Pira ka naman talaga. Yan ay punto de vista mo. At sa'yo naman ay nakikinig lamang. If there is something wrong with that, gagawin natin yung pasensya ka na kung nakapag-i-English ako dahil sambeda ako na sa aral. Joke lang.
Kaya natatanong ko Kaluran at Silangan. Ernie, yung yes. Yung fax number ng OIC ng WPD, si Rolando Nana, ay hindi natin makuha. Hindi natin makuha. Sa MPD Press Corps. Oo, at sa Mother Day kasi ito si Director Francis Taguit. Oo. Ay nagtutungo naman dito eh. Oo, at kausapin ko siya. Oo, at ayos na yung iyong letter, no? At ipapaksana namin. Eh hindi namin maipaks tong letter papunta kay Rolando Nana. Ah, gano'n ba? Oo. Di ba na sa Mother Day, kukunin ko kay Director Francis Naguit, ano? Oo. Eh, nakakaharap ko naman ito. Ito yung nakasama rin natin kay Mr. Eddie Magtanggol. Oo, at ayos na yung letter mo at ginawa na yon. Ay, ibibigay na lang yan, no? Baka, siguro, maring bukas, kapag wala akong natapos yung ginagawa ko doon sa aking... doon sa aking magazine ay baka ako na mag-personal sa iyo ng letter. Wait, magkita tayo, kapatid. Magkita alam tayo. Alam mo ba, kung makabisan eh, nauusig tayo. Oo, nag-underestimate ang ating Ernie, magkita tayo sa gitna kaya ng nagbibiro tayo. Oo, at magkita tayo sa may ano, sa may lugar okay. Ng dito sa may Loton, kung pwede. Ngayong araw na ito, ako'y wala akong sasakyang motor, kapatid Eddie Rosales. Ay, next day. Ara akong dalang motorsiklo at tinututukan ko nga yung area ng Karyedo. Okay. Dahil kinausap ko yung tagapangulo rito. Okay. Binigay ko sa iyo yung telephone number ni Mr. Tiago Romeo. Tatawagan ko ngayon to. Pakikit lang yung tunay na mga may-ari ng nagaling install na ito. At yung bangketa na dapat ay maluwag para hindi maka-apekto sa mga establishmento ay sana'y luwagan para na sa ganun hindi sila magreklamo. Okay, saan area yan mismo? Karyedo. At saka? Bochay dyan. Pero dito lang naman may problema sa gabing kanan dahil may mga pasaway dito na okay. Hanipoy mga astig. Karyedo, kanan ha? Malaki yata. Ernie, Karyedo, yes. Kanan ha? Yes. Okay. At sige, pantamantala. Yan okay. Muna, at ako'y nagpapasalamat dito, bagamat hindi natin natakpuan si Police Senior Inspector Romy Stabilo, pero pipilitin nating makapanayam ito sa Mother Day. Oo. At matamantala, para sa mabawag sa balita kakampi, ito po naman ang inyong likod, Ernie Buwan reporting. Okay, maraming salamat Ernie. At pakitawagan mo nga itong si Rafael Borromeo Engineer, no? At para na sa ganon ay makuha natin. Ito yung kanyang telepono at pati yung fax number ng ano na yan kung pwede makuha mo at ma-interview natin regarding doon sa mga ano dito sa Karyedo yung mga ibinigay nilang sukat ano lilinawin lang natin kung paglilinaw lang damo ha doon sa mga ibinigay ng nilang mga sukat kung ilan po ba o binigyan po ba nila ng authorization para ito ay makapaglatag. Engineer Rafael, para na sa ganun ay ma-interview natin, no? Regarding dyan sa Karyedo, tungkol doon sa mga vendors, no? Lilinawin lang natin kung gaano ka totoo na sila ay nagbigay na ng mga sukat doon sa mga vendors. At yan yung gusto nating malinawan. Ano? Dahil lang pinaka-importante rito, yung malaman natin kung ilan ang sukat at kung totoong binigyan na nila ng sukat na isang metro kudrado yung mga nasabing vendors at yan po yung lilinawin natin sapagkat sa bawat lugar na matao at dinudumog ng mga kliyente o yung mamimili na tinatawag dyan sa Quiapo, Divisoria, Baclaran, Karyedo yan po yung ano natin ano
At gusto po natin malinawan kung sino yung pwede natin ma-interview at para ma-confirm natin kung may binigay na silang permit para doon sa mga vendors dyan sa Karyedo. Yung secretary na lang, kahit na yung secretary. Ha? Ayaw? Eh, sino yung pwede raw natin makausap? Yung dalawang telepono, tawagan mo. Kung sino yung pwede natin makausap. At, lilinawin lang kamo natin yung mga ibinibigay na ano, tungkol dyan sa mga ano. At, yan yung ano natin, ano? At sa pamamagitan nga po ng nasabing ano na yan, ay ayaw silang magbigay ne? Ng nasabing, okay. At lahat po eh gusto natin na malinawan natin, ano? At pati yung nasabing ano na yan ay lilinawin lang natin. Si Borromeo? Ah, wala pa doon. Okay. At sana nakuha mo yung fax, no? Para makapagpadala tayo ng letter para sa iiwas yung mga yan eh. Iiwas yan dahil yan yung kanilang ano eh. No? At gusto natin na malaman natin yung mga ginagawa nila diyan sa Maynila. No? At syempre ay yung paghahanda, no? Lagi po tayo yung paghahanda ng ating kapulisan para na sa ganon ay malaman po natin doon sa kanila kung ano ang talagang pinaghahandaan po nila. Lalo ngayon, undas, no? Ay yan po yung ating gustong gawin ay malaman kung ano ang kanilang ginagawa at paghahanda sa bawat sementeryo, no? At yan po yung ano natin. At subukan mo nga na tawagan itong Eastern Police 521 at para nasa ganun sapagkat napakaraming sementeryo dito eh, no? At kung paano yung paghahanda nila diyan sa nasabing undas 521-2710, no? Eh kung pwede ka mo natin ma-interview ang hepe ng Pasig regarding dyan sa paghahanda sa undas. At yan yung ano, no? At kunin mo yung kanilang mga ano para na sa ganon eh malaman natin yung mga nasabing paghahanda nila, no, sa nasabing undas at yung deployment. Oh, di ba? Ay nakita naman po natin yung talagang ginagawa natin para na sa ganun ay malaman natin yung kanilang mga ginagawa, no? Yung kanilang mga ginagawa diyan sa nasabing Eastern at yung mga cemetery diyan, makikita natin yung yan po yung gusto nating malaman, no? At kasi dito makikita po natin at yung paghahanda, no? Yung paghahanda
nang nasabing nasabing ating mga kapulisan, no? Wala tayong makitang ano sa kanila sapagkat gusto natin, ha? Yung gusto po natin ay makuha natin yung mga totoong mga nangyayari. Eh, kagaya po niyan. Ha? Ah, mali ah. Mali. Oh, sige. At ito na lang. Itong PIO sa Pasay. 831-6459. Si Chris ah. Yung hepe ng PIO ng Pasay. Schedule tayo dyan. May schedule tayo para sa interview. Kahapon yung schedule natin, pero ano. At yan ang ano natin, ano? At para na sa ganon, ay para malaman natin, sapagkat may schedule po tayo dyan, no? Nang nasabing paghahanda natin sa nasabing undas, no? At wala pa? O pakisabi mo na oo. Binigay mo sana yung number natin para ano? Ah, okay. At ayan ano, at yung nasabing teka. At gusto natin kasi na maano natin ano, at si Tonya Cuneta, tawagan mo 831-8878. Tonya Cuneta, yung presidente ng Liga ng Mga Barangay. 831-88. Tonya Cuneta, councilor, presidente ng Liga ng Mga Barangay. Ma-interview natin para doon sa nasabing ano. Ah, nasa Tagaytay. Okay. At sino ang pwede natin ma-interview roon? Yung kanyang assistant, wala? Okay. At para na sa ganun, eh, ma-ano natin, ano? Okay. At tungkol sa ano, sa paghahanda nila dito sa alamin lang natin yung nasabing pagpupulong nung Lunes, ano, tungkol doon sa lilinawin lang natin yung sa RPT at saka yung sa IRA na tinatalakay nila nung Monday. Oo. Para lang sa ano, lilinawin lang natin kung may katotohanan na at okay. Ha? Ah, bukas na. Oh, sige, di bale. At yan at alamin natin ano, yung TPMO ng Parañaque. At ito 1, 2, 3 itong 289 ito ka, ha? 1, 2, 3, 4 sobra, sumobra yata yung telepono na yun. At teka, para malaman lang natin ano, yung nasabing paghahanda nila sa nasabing undas, ano. Okay, at sana makuha natin itong nasabing mga ano na to, para na sa ganon ay talagang matutok tayo dito sa nasabing undas, ano, yung paghahanda, yung deployment po ng nasabing
mga tiga PNP, no? Teka, hinahanap natin yung mga telephone number, hindi natin makita yung mga telephone number nitong mga nasabing kapulisan. Kumisa, nagtatago itong mga telepono rito eh. No? Subukan mo itong LTE FRP 426-2526. 426-2526. LTE FRP, no? Anthony Paras, no? Kung siya pa rin ang head ng tax force na yan. At para na sa ganoon, kung sino ang pwede nating ma-interview sa kanila dyan tungkol doon sa paghahanda ngayong undas ng LTE FRB. No? Kung sila ba ay pumupunta ngayon sa bawat mga terminal o talagang sila ay tutok na lang dyan sa kanilang mga tanggapan. No? Dahil lang pagkakaalam ko, ang LTO, LTFRB, DOTC ay mga nagpa-deploy sila ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang terminal ng bus. Ang tanong ko lamang po, ito po bang mga deployment dito ng ating mga deputized agent ng iba't ibang tanggapan ay totoo o talaga lang sila ay pakitang tao lang? Makikita po natin na sila ay nandiyan pa rin sana, no? At walang dapat ay gumagawa sila, no, ng kanilang mga tungkulin. At nang sa ganon ay ma-check nila yung nasabing mga cementerio na yan o yung mga terminal, no? Wala. At ayan, ano? At siguro at sige, teka. Yung kay Attorney Ronquillo nga, subukan natin yung 931-4180. 931-4180. Attorney Ronquillo. Para ma-interview natin, ano? Yung Civil Service Commission. At marami na eh. Marami na ang dapat ay matutuhan tayo tungkol dyan sa mga gawain ng Civil Service Commission. Ano po ba ang dapat ireklamo sa kanila? Yung mga mayor po ba? O yung mga nasabing may plantilla sa iba't ibang mga tanggapan? Yun po ba ang dapat ay ma-imbestigahan? No? At kung makikita po natin na ang lahat ng kanilang mga tanggapan ay ano po ba ang magagawa ng kanilang mga tanggapan doon sa mga reklamo gaya po ng teacher noon na ating mga ipinarating sa kanila, eh wala rin po nangyari, no? Sa mga reklamo na nakakarating sa kanila. Parang ang nangyayari sa atin, pangalan lang at saka yung mga press release ang mga nagaganap. Pero sa totoong pangyayari, wala pa po yata na nakakasuhan itong nasabing Civil Service Commission. May naipatanggal na po ba kayo diyan sa nasabing Civil Service Commission? Parang ang nangyayari sa atin eh, ningas kugon lang tayo. Panay ang palabas natin sa press release. Ha? No kotong. Ha? At inilalagay nyo dyan, magreklamo kayo sa civil service at nang sa ganon, dami na natin po narating sa kanila pero wala rin po nangyayari. Ganyan po eh. Biruin mo ang mayor ay hindi pwedeng ireklamo sa kanila. No? Pagka tumawag ka naman sa ombudsman, hindi mo rin pwedeng ang mga tiga-ombudsman, ganun din po. No?
hindi mo rin sila pwedeng basta makausap. Ganun ka-importante sila. No? Lahat po yan. Ha? Ay, minsan gusto natin na ang nasabing ano na yan, ay makapanayam natin. O, kagaya ni Kit Nieto, no? Subukan mong tawagan yung kanilang tanggapan, yung 381-8577. O, kung pwede natin ma-interview regarding dyan sa nalalapit na undas. No? Yung paghahanda na nasabing mayor. No? At lahat na lang wala, no? Ayaw nila magsasagot. Maging yung tanggapan ni Tax Force Rafael Borromeo ng Maynila, ha? Wala. Ay panay ang iwas. Dito naman sa tanggapan ni Roland Nana, kauumpisa pa lang nito, eh nakasarado daw ang tanggapan nila. Eh tinanong natin yung PIO ng MPD, sarado daw. O meron bang tanggapan ng direktor na nagsasara? Ba't sarili po ba ni OIC Nana yung nasabing tanggapan ng Manila Police dyan sa ermita o dito sa may ano sa Maynila para isarado niya yan? Ano yun? Dapat bukas po yan, no? Kung totoo yung sinabi ng nasabing PIO na sumagot sa akin kanina sa telepono, sapagkat kinukuha ko po yung fax number, sarado daw. Oh. Diba, hindi nila maibigay yung fax. Yung tanggapan na po yan, ha, ng PIO. Hindi nagre-ring? Okay. At, yan, ano, at gusto natin na ma-interview sana sila yung nasabing ano na yan, mga area na yan, eh nako, ay wala wata tayong swerte, ha? At para sila ay mga ma-interview, ha? Eh kumisan eh hindi naman natin na sinasadya na i-interview natin sila. Oh. Kaya kagaya ni ano, no, na Bureau of Fire Protection at yan ay gusto natin malaman, ha, kung ano-ano mga ginagawa ng nasabing ba ay pinaka-importante po ngayon yung Bureau of Fire Protection dahil dyan sa nasabing ano na yan, no, mga undas na yan, at sila po yung nasabing teka, ha? At gusto natin na ano eh dahil dito naman sa lugar ng ano natin ay para malaman natin. Okay. Subukan mo tawagan yung 837-2658. Kapitan Fortuno. Barangay Captain. Sabi mo, interviewin ko siya. At yan po yung yan ang ano, para ma-interview natin paghahanda sa undas. Ha? Andiyan ba si Kagawad Butchal? Okay. Wala. Ah, okay. Si secretary ba yan?
Okay, at baka pwedeng ma-interview natin yung paghahanda sa ano. Oo, wala si Kapitan eh. Paghahanda sa Undas. Kung meron na, oo. Kung meron tayo. Okay. Okay, maganda nga po sa iyo, Sek. Hello po, good afternoon po. Okay, at Sek, maganda nga po sa inyo, ano? At gusto ko lang alamin, ano ba yung ginagawang paghahanda ngayon ni Barangay Captain Lorenzo Portuno, diyan sa nasabing, bagamat alam ko na wala sementeryo diyan, ano, dumadaan lang sa inyo, eh ano ang paghahandaan natin diyan sa inyong barangay? Actually po, bali, naka full force po ang aming barangay security force ngayon. Okay. Meron po rin tutulong na mag-duty doon sa kalapit namin na sementeryo dito. Okay. Dito po sa Bagong Bayan Cemetery. Oo. Bali, kaisa din po ang ating Mayor Lani Cayetano. Okay. Bali, meron din pong mga PNP na magbabantay po doon sa lugar. Oo. So, lahat po ng tanod ay... Nakadeploy? Yes po, sir. Oo. Bukod po sa may nakaduty po dito sa barangay, meron din pong nakaduty din po dun sa Bagong Bayan Cemetery. Ayun. Mga ilan ang cementeryo dyan sa malapit sa inyo? Actually po, isa lang po siya. Ah, okay. Isa po talaga sa may Bagong Bayan. Oo. Medyo malayo na po kasi yung Hagunoy at mga Santa Ana. Oh, sino ba ang barangay captain doon? Saan po, sir? Doon sa cementeryo na yun. Sa may Hagunoy po, si Cap Gutierrez. Ah, Gutierrez. Yes po. Oo. At sa Santa Ana naman po, si Cap Rading. Ah, Rading Cruz. Hindi ko lang po ma-remember yung kanya ano, pero Rading po yung kanyang ano eh. Oo. At yan, kaya natin tinututukan ngayon yung mga sementeryo at yung mga dadaanan dahil alam natin na dadagsa ang ating mga kababayan na pupunta sa bawat mga sementeryo, no, Sek? Oo. At kung mayroon ako nakalimutang itanong sa iyo, Sek, at nasa iyo lahat ang pagkakataon para na sa ganon, maiparating natin sa ating mga kababayan kung ano ang paghahanda ni Barangay Captain Lorenzo Portuno diyan sa nasabing Undas. Go. Ngayon po darating na Undas, ang lagi pong paalala po ng aming punong Barangay Lorenzo Portuno ay dapat po ay mag-ingat, magmasal po tayo sa ating paligid. In as much as better, mas maganda po, huwag po na tayong magdala ng mga nakaka-aksidenteng mga bagay tulad ng mga kutsilyo, yes, at kung ano ba man. Uh-oh. At the same time po, iwasan din po natin na magdala ng nakalalasing na inumin. Oo. Sa mga sementeryo para po sa ganun hindi rin po magkaroon ng anumang gulo. At asahan po ng pamahalaang barangay at ng punong lungsod na magbabantay po full force ang lungsod ng Taguig. Ayan, okay. Maraming salamat, ha, Sek, ha? Okay po, sige po. Oo, at pakisabi na lang kay Barangay Captain Lorenzo Portuno, opo, Happy Undas po, ha? Okay po, sir. Okay, thank at kay Tagawad Butchal. Okay, thank you, thank you, at mabuhay kayo. Okay, at, yan po yung sekretary ng North Baang Hari, ano? At dito ay lipat tayo sa Pasig naman, no? Para na sa ganun ay malaman natin yung mga nasabing lugar ng bawat ano hanapin ko yung telephone number ng Pasig para na sa ganon ay dito ay makita natin, no, kung ano ang paghahanda ng nasabing yung lugar ng nasabing mga kapulisan natin. Subukan mo i-dial muna dito sa Taguig Police, no, 642-3582. Tingnan mo kung para na sa ganun ay malaman natin. Busy.
Okay. Hanap tayo ng iba, yung hindi busy, no? At dito ay gusto natin lahat sila ay malaman natin kung sila po ba ay talagang okay, yung TP, yung nasabing TPMO ng Taguig 640-7006. 640-7006. Sabihin mo, gusto lang natin ma-interview tungkol doon sa paghahanda nila sa Undas, no? Yung hepe ng Taguig traffic. Ayan, at para na sa ganun ay tuloy-tuloy natin, no? Na ma-interview sila, na malaman po natin yung nasabing mga ano na yan, no? Yung bawat mga hepe ay yan yung gusto natin na ano, no? At para nang sa ganon ay malaman natin yung okay. Yan ang gusto natin, ano? Malaman natin kung papaano at ano ang ginagawa nila sa kanilang paghahanda ngayong araw ng Undas, ano? At siyempre dito ay malalaman din natin na yung mga nasabing ano na yan ay talagang todo-todo yung kanilang paghahanda, ano? At nako, ha? PIO Paranaque. At diyan ay makikita natin ano ba ang kanilang mga ginagawa tungkol diyan sa nasabing nalalapit na Undas. Eh ito Paranaque, Taguig, hindi natin makuha yung kanilang mga ano dyan, no? Yung mga ginagawa. Ay siguro makuha sana natin yung nasabing paghahanda nila, no? Sa kanilang nalalapit na Undas. Eh, yun po yung pinaka-importante natin, eh, no? Yung malaman natin kung ano yung paghahanda po nila sa nasabing Undas, no? Yung deployment ang pinaka-importante dyan, eh. At nasa ganon ay hindi natin malaman kung ano ang kanilang mga ginagawa, no? At ang pinaka-importante ay malaman natin, no? Ay siguro naman ay ito yung pinakamahalaga sa lahat, no? Yung malaman natin kung ano ang kanilang ginagawa ngayong nalalapit na Undas. O, kita mo. Eh, wala nating malaman, ano? At siguro sa lahat po ng nakatutok ngayon sa ating programang Wow Action Balita, ito po ay lilinawin natin yung lahat ng dapat nating gawin sa Paranaque, no? Sa Paranaque, Taguig, Maynila. At yan po yung ating gustong malaman, no? At aalamin lang natin yung deployment nila ng sa traffic, no? Diyan sa may Taguig, dahil napakarami ang cementerio diyan sa Taguig, no? Eh kung paano po yung deployment nila?
At mukhang masisero tayo ha. Wala tayo may interview ngayon. Ay napakaganda kung ang lahat ng ating kinokontak sana ay ma-interview natin. At yan ang gusto natin, ano? Paghahanda sa undas, no? At okay. Yan po, ano, gusto natin na malaman lang yung paghahanda nila, yung mga deployment po nila ng ating mga kaibigan, no? Sa Undas, no? At at live ka mo yan, phone patch lang. At gusto lang natin na ano, no, ay malaman natin kung yung kanilang paghahanda, no? Ang PIO ng Taguig ay lagi nag-i-email sa atin yan ng nasabing istorya sa Taguig. Ay yan yung gusto nating malaman, ano? Yung paghahanda ng nasabing ano diyan sa Taguig. Dahil nandiyan po yung nasabing libingan ng mga bayani, no? Ay tiyak na marami po yung nasabing mga ano diyan, no? At PIO? Ang PIO ayaw magpa-interview? Pabayaan mo na sila. At ayaw nila yung tanggapan ng Speedy 893 893 7484. Speedy Toktoy, no? Pakibigay lang yung number ng nasabing PIO ng Southern Police District, ano? At gusto nating ma-interview regarding dit, ha? Wala. Okay, at talagang hindi tayo swertihin, ah. No? Hindi tayo swertihin ngayon, ah. Ang Pasig 392. Sige, subukan mo itong 392 9345. Oh, yung bagong Hepe, hindi natin kilala yung Hepe diyan ngayon, eh. No? Eh baka pwede nating kamo ma-interview kung sino yung tigapagsalita nila o yung Hepe na nga nasabing Pasig Police. No? Ay yan po yung gusto nating mga ma-interview, no? Diyan sa lugar na yan. Eh, laging wala, no? Hindi natin malaman kung ano yung kanilang mga ginagawa diyan. Wala na yata ng grabe. Grabe po yung ating ano, no? Yung kahit na yung mga PIO ayaw na rin magpa-interview. Magtataka ka sa kanila bakit ayaw nila magpa-interview gayong sila po mismo ang tigapagsalita ng nasabing ano, na nasabing mga tanggapan ng PNP. O, subukan mo na tawagan si Chris, yung PIO ng Pasay. 831-6459. At 831-6459. No? At dito ay makikita naman po natin
yung paghahanda sana para na sa ganon ay malaman natin, no? Yung kanilang ginagawa, no? Sa nasabing undas. Yung undas, lagi po ang deployment sa bawat lugar ay may binabago sila, no? Binabago nila si Chris, ha? Binabago nila yung daanan, no? Halimbawa, kung ang daanan ay kagaya halimbawa sa Pasig, yung daanan ay binabago po nila. Wala pa? Okay, si Colonel Dulay naman. Yung TPM unang Pasig, 641-1907. Colonel Dulay, sabi mo yung paghahanda lang ng ating ha? Talaga naman. At okay, bago tayo magpatuloy ng ating programang Auction Balita, ano? Mag-commercial muna tayo at mukhang hindi tayo siniswerte. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli po magbabalik ang Wow Auction Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Ngayon sila ang ka sa mundong ito, naking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong dilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamustan pati pagtulong mo. At sa gabi nagtutuyad ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang gagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang pinagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Sisiyag sa isip mo'y alaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisiyag sa isip mo'y alaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisiyag sa isip mo'y alaman mo, ika'y nagkamali. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At pilit po nating kinokontak o pinakokontak yung nasabing bawat tanggapan ng PIO. Ay yung mga PIO po natin gaya ng Tagiig ayaw po magpa-interview, no? At yung iba naman na kagaya po doon sa nasabing sa Pasig yan kay Colonel Dulay, busy pa rin. At yan po ano ay nagtataka tayo. Baka mamaya, yung lahat ng ating mga tinatawagan, bakit sila, mga tigapagsalita, ayaw po nilang magsalita? Yun nga, dahil yung sinasabi ko, yung PIO ng Pasay, kaya nga, nung makaharap ko, yung happy ng PIO ng Pasay, sinabihan ko nga siya eh. No? Dapat, pagka PIO kayo, kayo yung gumagawa ng istorya ng inyong mga amo. Hindi yung PIO kayo, ayaw ninyong magsalita. No? Eh kaya kayo ginawang tigapagsalita para lahat po ng dapat na kayo ang sasagot
Eh, alam nyo kung ano yung sinasagot ninyo? Eh, wala eh. Ang lahat po ng ating mga tigapagsalita, panay pipi. Eh, bakit pa kayo nagpunta riyan? At ayaw nyo magsalita ng tungkol dyan sa mga nasabing activities ninyo. Kagaya ng tagig. Tiyayaw ng tagig. Ayaw raw magsalita. O eh, anong klase kayo mga tigapagsalita kayo? Mayroon po ba kayong mga itinatago? Para ayaw nyo pong baka sakaling masingitan po kayo ng isang tanong? O, yun po yung sinasabi ko po sa inyo. No? Bawat tanggapan po ng ating mga mayor, ha? Governor, congressman, ha? May mga tigapagsalita po sila at mayroon po sila mga pinagkakatiwalaang tao. Pero anong nangyayari po ngayon, maging ang PIO ng ating kapulisan, ayaw basta magsalita. Ayaw magsipagsalita. Ano bang klaseng mga ating mga kapulisan? Panay ang pakita nyo lamang. Ipinupost nyo sa internet, sa Facebook, sa Twitter, yung inyong mga ginagawa. Pero sa actual, na pagka ini-interview po kayo, ayaw nyo magpa-interview. O bakit? Yung po bang mga ginagawa po ninyo na ipinakikita nyo sa Facebook at saka sa mga internet na yan? O eh, sa tama, doon sa mga ginagawa po ninyo, yung tamang dapat ay ginagawa ng isang tigapagsalita o ang ating PNP, ha? Ay nagsasalita kapag tinatanong. Wala eh. Parang takot sila, nagtatago sa kanilang mga tanggapan. Nagpapalaki lamang yata kayo ng kuwan nyo eh. No? At kung iisipin natin, ano ba talaga ang mga ginagawa ng ating kapulisan ngayon? Oh, di ba? Magbago naman po kayo. Matatapos na po ang 2014, ayaw pa rin po ninyo magsipagbago. Eh halos lahat na, halos ng mga katiwalian sa ating kapulisan, nandyan na po sa inyong mga tanggapan. Oh, eh kagaya nung ng rape, di umano, na kernel ng Southern Police. Oh, nanguli lang ng club. Ayun, na-demanda ngayon ng panggagahasa. Oh, yan po yung sinasabi natin. Wala na pong kapigil-tigil at hindi na po makaahon ang ating kapulisan sa mga gawaing hindi po maganda. Naku naman, mula doon sa ulo hanggang pababa, may problema. O, di ba? Nakakahiya na po. Palagi na lamang po kayo nasa dyaryo, nasa TV, sa iba't ibang himpilan, hanggang sa internet, sa Facebook, sa Twitter. Ano ba naman yan? Wala na po kayong kahit ang governor. Oh, lagi nga nakapaskil dyan. Eh, iwan ko sa inyo. Tapos pagtatanungin kayo, ayaw nyo magsipagsalita. Eh, ang gusto lang naman natin, linawin. Oh, ba't takot na takot kayo na sumagot? Samantalang may mga pinag-aralan naman po kayo. Alam nyo naman po yung tama at mali. Oh, di ba? Karapatan nyo po na huwag magsalita kung hindi po kayo tigapagsalita. Pero kapag ka tigapagsalita po kayo, karapatan nyo pong sagutin ang katanungan ng bawat media na magtatanong po sa inyo.
Kaya nga po kayo pinasisweldo eh. Kaya po kayo na italaga dyan. Kaya nga po nung isang araw na magkita kami at mag-meet kami ng hepe ng PIO ng Pasay, sinabihan ko siya, papanong hindi ka mababatikos? Tago rito, tago roon ang mga ginagawa ninyo. Ayaw nyo magsipagsalita. Ngayon pagka na nadadali kayo ng mga media, ay naiinis kayo. Pero ang totoo, kami ang dapat mainis sa inyo dahil mga tigapagsalita kayo, wala kayong mga press release. Wala kayong mga ginagawa. Pinasisweldo kayo. Mga hinayupak kayo. Kaya yun po yung sinasabi natin na wala na yatang matino ng mga tigapagsalita ng ating gobyerno. Grabe. Eh, lalo na kung siguro kung ang tatanungin eh. Kagaya nung sinabi ko nga sa kanya nung isang araw. Oh, naging mainit ang issue ngayon sa Pasay. Gusto kong linawin sa iyo. Doon sa IRA at saka yung RPT. Mga lintik kayo. Kaya panay ang iwas ninyo diyan sa mga ano natin. Wala na halos kayong ano maisagot sa tao. Dahil ang nangyayari sa atin ngayon, lagi na lamang po tayong tago ng tago sa ating mga katanungan. O, di ba? Lagi na lang ganyan. At ang gusto lang natin, malaman natin kung ano talaga ang layunin ng ating mga nakapwesto. Subukan mo nga itong Miachi 832. Baka sakaling ito, magpapa-interview ito. 832-6470. Hanapin mo si Chairman Gatdula. Sabi mo, gusto kong ma-interview regarding dito sa kung itong nalalapit na undas ay yung kanilang mga sasakyan dyan sa international airport ay handang-handa para doon sa mga darating ng mga pasahero. At dito ay malalaman po natin, ano, lahat po ng ating mga ginagawa ay patungkol po dito sa nalalapit na undas. Ang gusto po natin, malaman natin ano ba ang mga ginagawa ng ating mga kapulisan, MMDA, DOTC, at bakit sila, magtataka ka, bakit hindi sila ma-interview? Pero tingnan mo, pagka bumaba po sila at nakatutok sa kanila yung mga kamera, mga limang kamera, panay papogi yan. No? Panay papogi. Wala po silang, wala silang mga ginagawa. Pero pagka nakaharap sa kanila ang kamera, andyan na po. Kahit umuulan, magpapabasa yan para totoong may coverage. Oh. At makikita sila sa TV. Basang-basa sa ulan. Si chairman, nag-i-inspeksyon. Pero ang totoo, dapat, huwag kang magpakabasa, chairman. Baka ikaw ay magkasakit, sagutin pa ng taong bayan. No? Eh may payong, gamitin mo payong mo. Hindi yung ibang tao ang nakapayong. Habang ikaw ay ini-interview, kunwari, wala kang payong. Eh halatang halata naman po na panaypapogi lamang ang mga ginagawa ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan ngayong nalalapit na undas. Oh. Gawin nyo yung dapat.
Huwag na po kayo magsama ng media. Magtago na po kayo ng para na sa ganon. Diyan ko malalaman na talagang ayaw nyo magpamedya. Gumawa po kayo ng tama. At ipakita nyo po sa taong bayan na naglalakad po kayo at nag-i-inspeksyon ng walang mga media. Ha? Walang nasagot. Pero nagre-ring. Ah, okay. Ulitin mo lang ha. At para ano, para na sa ganon, eh malaman natin ano. Ay, yan po yung gusto natin, ano, na malaman natin kung papaano natin ang gagawin natin. Diyos na sabing, ano, eh, yung mga pinaka-importanteng mga tao, yan ang gusto natin kahit itong ang, si yung tigapagsalita ng masa sa Maynila, hindi mo malalaman kung ano yung kanilang mga ginagawa dyan. Kaya nakakalungkot isipin na kaya lamang sila nandyan, eh mahirap naman sabihin panay sweldo lang ang inaabangan po ninyo. Oh, di ba? Eh yung sweldo eh, natural na pasweldoin kayo kahit wala po kayong ginagawa. Pero yung sinasabi po natin na ang nasabing ano dyan ay dapat ay inaaksyonan po ninyo. Oh, di ba? Tambak na po yan, mga sinasabi po ninyo. Pero wala po nangyayari. Dahil lang mga inaabatan lang po natin yung sweldo. Nakakahiya kayo. At siguro dahil ano na yan, eh wala pa rin. Wala pa rin kayong makita, no? Wala kayong makitang mga ginagawa kundi yung pansarili lamang po ninyo. Oh, di ba? Eh gusto natin ma-interview sila pero ayaw na mo magpa-interview. To at wala. Okay. At mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw ha. Mali po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ang kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulog. Sa gabi nagkutuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang isip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay lang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Sisisiyak sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Okay.
Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At pilit po natin pinakokontak itong mga tanggapan ni Colonel Dulay at saka yung si Chris, yung chief ng PIO ng Pasay, para malaman natin tungkol po doon sa RPT at saka sa IRA na pinagtatalunan ng mga konsihal, vice mayor at yung mga barangay captain. At dito, nililinaw po natin ang lumalabas ng mga isyo tungkol po dyan sa IRA na hindi po natatanggap di umano ng mga bawat barangay captain at saka yung RPT. Saan po ba napupunta, Mayor Calixto ng Pasay? No? Yung nasabing IRA natin sa bawat barangay. Naku ha, malapit na po yung 2016. Baka tumagilid po ang bangka ninyo kapag ka nagkakaganyan po ang inyong mga sa pamumuno po ninyo. Baka mamaya yung sagwan po ninyo hindi na makasagwan yan. No? Yung bangka o yung barko na sinasakyan po ng inyong mga barangay captain ay biglang tumagilid. No? Baka kasama po kayo sa pagtagilid na loko na. No? Pati ang PIO ninyo, ayaw lumabas, ayaw lumitaw. Oh, ano nangyayari sa atin? Eh, ang nakikita po natin, dapat linawin po nilang mabuti kung ano po yung nangyayari. Oh. Eh, baka naman na synchronize na naman po tayo. Pati yung interview ko dito sa nasabing nako eh ewan ko sa inyo kayo rin at siguro baka akala mo yung laro-laro lamang yung ipinunta ko sa iyo ginoong Chris, ha? Kaya nga na sinabi mo, ha? Wala ka pang totoong dokumento sa nasabing Pasay. Baka bakbakan kita ng bakbakan dyan sa Pasay, eh malaglag ka rin kasama ng amo mo. No? Eh, nakakalungkot isipin na nagpa-schedule na tayo at personal nating kausap. Ewan ko kung ano nangyayari po sa inyo. May dapat ba kayong itago? Samantalang lantaran po ang sinabi ko sa inyo na ang topic natin ay tungkol po sa IRA at saka sa RPT ng Pasay na pinagtatalunan noong Lunes ng mga barangay captain dahil wala di umano na natatanggap na RPT o yung IRA, ha? Eh ang balita ko yan ay nakadeposito sa bangko. Pero bakit ngayon ay kinukuha ng nasabing di umano mga barangay captain ay wala pong makuha? Ano po ba ito? Mayor Calixto, totoo po ba ito? Yung RPT o yung IRA? Pati yung COLA na ibigay na po ba ninyo sa mga teacher? Naku, dumadami ng dumadami tuloy yung imahinasyon ko eh. No? Sabi ko nga, ayaw ko na pagka ako ay nagkukomentaryo, gusto ko yung mismong kinukomentaryohan ko ay kausap ko. Ganon talaga ang dapat. Pero kung ayaw po ninyong sagutin yung mga telepono na nung ako ay nagbigay sa inyo ng mga contact number ko, aba, ina sa inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ha? I-try mo lang nang i-try, no? Pagkatapos kung wala, yung kay Colonel Dulay, pag-aanoin mo. Para mabigyan natin sila ng pagkakataon na sagutin yung ano sa programa natin. Sapagkat ako po yung nakakakuha at isama na rin natin yung mga nirereklamong kabataan diyan sa nasabing airline, no? Na
mga kabataan daw po yan na nangahablot ng mga cellphone at nagbebenta ng mga cellphone na sira. Ha? Tapos iniraragbe. Ha? At nandyan lang sa tabi-tabi. Oh. Ay talamak na raw po. Yan nga ang isa sa ating dahilan kung bakit pilit natin pinakokontak si Captain Muñoz. Ha? Dahil siya yung PCR ngayon dyan sa Pasay. Bakit hindi po natin makontak ang lahat ng mga tanggapan po nila? Eh mga tigapagsalita po sila. Ano po ang nangyayari sa atin? Oh. 'Di ba? Wala. Oh, wag na. Yung para niya akin na lang 826-8121. Sabi mo kung pwede natin ma-interview si Colonel Andrade regarding deployment ng ating PNP. Oh, ma-interview ka mo. Oh, phone patch lang sabihin mo tungkol sa Undas, yung deployment lang. At para na sa ganun eh malaman natin kung ano yung deployment natin diyan sa may Paranaque dahil nandiyan ang focus ngayon ng ating kapulisan dahil nandiyan nakaburol, nakalibing yung ina nang nasabing ating para lang okay. At yan po at para nang sa ganun malaman natin si Colonel yan. Sino? Secretary. Okay, pwede natin ma-interview raw. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Bakit nang kaganon? Okay, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Hello? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Naku. Magandang hapon po. Ayan. Hindi. Magandang hapon po. Hello, sir. Magandang hapon po. Opo. At si Ed Rosales po ito, no? Naka-live po ito sa aking programang Wow Action Balita. Gusto ko lamang po, sir, sana na ma-interview si Colonel Andrade tungkol po doon sa ating nalalapit na Undas, ano? Opo, sir. Pero po, nag-iikot po yung ang tipopuris po namin ng mga PCD po. Nag-inspection po ngayon. Ah, okay. At sir, pwede ko po bang matanong sa inyo kung ano ang ginagawang paghahanda ngayon ni Colonel Andrade, sir? Ah, sir, ano po ako dito, sir? Radio operator lang po ako dito, okay. Sir. Well, yung po kasing yung po mga official po, nasa district po po kasi ang pinocompress nga po ay tungkol po dyan sa Oplang Kaluluwa. Oo, yan ang pinaka-importante, yung sa Oplang Kaluluwa. Hindi pa po, sir. Hindi pa po, sir, sila nagdadating sa opisina, sir. Ah, okay. At naku, pakisabi mo na lang kay Colonel Andrade, ha? At gusto sana natin siyang ma-interview regarding dyan sa deployment natin sa Undas. Opo, sir. Pero meron na po kami mga, actually may mga deployment na po kami na pinasa po sa district po. Ah, okay, okay. At yan po yung pinakamaganda, no? At para na sa ganun, siyempre ang lahat po ng mga kapulisan natin ngayon ay tutok po sa mga sementeryo, ano sir? Opo, sir, opo. Oo, at pinipilit ko kasing kontakin si Colonel Andrade dito sa cellphone ko. Ay, nagkataon naman na pwede bang makuha ko yung... May smart ba si Colonel Andrade? Ay, wala po kami yan sa Basta po ang sa amin po, sa globe lang po. Oo nga, eh, naglolo ko yung globe eh. Hindi tayo po. Hindi tayo makatawag kay Colonel Andrade. Kanina ko pa inaano siya. At pati yung mga nagpapalood, wala na eh, no? Ang ang total po na naka-deployment po natin sa Oplang Kaluluwa, sir, 306.
Ah, okay, maganda. 306 po, Loyola Memorial, Manila Memorial, saka okay. Paranaque Cemetery. Ayan, oh, tatlo po ba yung ating cemetery diyan sa Paranaque? Opo, sir, opo. Okay. At siguro naman yung saan po ba diyan nakalibing yung nanay ng presidente natin diyan sa Manila? Ay, sa ano po, Manila Memorial po, sir. Ah, okay. At diyan po tiyak na naka ano yung ating mga kapulisan lalo, ano? Opo, opo, sir. Opo. Okay. Mga special po tayo doon. Okay. Maraming salamat, sir, ha? Opo, sir, opo. Okay, thank you at congratulations. Opo, sir, opo. Okay. Yan po yung radio operator po. Bagamat radio operator po yan, ay sumagot po. Yan po yung isa sa pinakamaganda. Hindi po kagaya ng ating tinatawagan na iba, tigapagsalita pero hindi makasagot. Eh! Nako, araw ng undas, gagalitin niyo ako. No, gusto lamang po natin na makuha yung talagang ginagawa ng ating kapulisan. At balikan mo nga yung si Chris baka sakali, no? At saka si Colonel Dulay, yung 641. Unahin mo si Colonel Dulay. 641-1907. Baka ang sumagot rin, radio operator, no? Okay lang. Ang importante, malaman natin kung yung ano po, ano ba, may pagbabago ba doon sa daloy ng trapiko o may rerouting tayo, no? At tungkol sa deployment lang natin ng ating kapulisan sa Undas. At para malaman natin, no? Sa ating kung sino yung assistant ni Colonel Dulay at para malaman natin kung may pagbabago doon sa daloy ng trapiko o yung mga dadaanan, siyempre kapag ka-undas may mga binabago ang mga traffic, ano? Eh baka mamaya mabulaga tayo, doon tayo mapasiksik at ang ibig natin ay malaman natin kung ano po yung kanilang paghahanda. At, okay, maganda nga po, sir. Sir, maganda nga po din po. Ah, ito pala nga ating kaibigan eh. No? Okay, at wala ba si Colonel Dulay? Wala, sir. Tinatawag po sa taas. Ah, okay. At ganito, gusto ko lamang malaman, bigyan mo nga ako ng update dyan sa ating deployment sa mga simenteryo kung may pagbabago ba ang dadaanan ng ating mga jeep o yung mga sasakyan na magyayaot patungo dyan sa may palengke. Go! Pa. Kung may pagbabago at yung ating mga daanan na manggagaling yung mga biyaheng Pasig Quiapo patungo dyan sa palengke, may pagbabago po ba? May rerouting po ba tayo dyan sa Pasig? Sir, marami po tayo. Magkakaroon na rerouting. Magkakaroon po tayo ng ibang rerouting. Okay. Kailan na gagawin yan? November 1 po. Ah, November 1. Okay. Apo. At pwede na ba nating makuha kung kailan? Kung saan-saan lugar na yan, rerouting natin. Nailan po siya, ha? Okay. At yan, ano? Gusto ko ba yung daan ng mga sasakyan natin sa Undas? At? Gusto ba yung daan ng mga sasakyan natin sa Undas? Okay, at habang inaantabayanan natin, no? At habang inaantabayanan po natin, yung pagpasok po ng ating kaibigan, ano? Para malaman natin kung may rerouting, no? At kung saan-saan area yan. Para na sa ganon, ay, yes? Apo. Okay. Apo, ito po yung mga PUBs, mga PUJs na galing na market, mega market. Okay. Saan ang daan? San Joaquin. Apo, San Joaquin, Pateros, take 2F Manalo. Okay. Apo, sa alip ng F. Antonio Street. Okay. Right ng P.O. Alvarez Street to cross Kalawayan Bridge. Okay. Tapos right to low
Lopez Ada. Okay. Tapos Santos Street. Okay. Opo. At ay naman po lang Mega Market Rotonda. Okay. Nadaan sila lang eh Palalo Street. Okay. At kaliwa lang Iangel Street. Okay. Tapos kakaliwa po lang si Raymundo. Ah, yun. Yun si Raymundo. Ito yung yun sa si Raymundo, kakaliwa. Apo, apo. Ah, bago dumating ng sementeryo. Apo. Ayun. At yun apo, manggagaling. Yung galing naman po lang sa San Joaquin Pateros. Okay. To Mega Market. Lalabas po sila lang Lopez Aina. Okay. Tapos Santos Street. Okay. Kakaliwa lang M. Jimenez Street. Okay. Tapos dadaan sila lang Kalawaan Bridge. Okay, okay. Tapos pakalan po lang Pantonio to Valderrama. Papunta ng Palengke. Okay, yung galing kaya po? Yung galing naman po lang Quiapo. Yung Quiapo at saka Marikina. Ito po yung si Raymundo ay. Okay. Yung vehicle si Raymundo Avenue bound to Rotonda. Okay. Dahil sila lang C5. Okay. Sean Boulevard. Okay. Tapos Stella Maris. Ah, doon. Kakaliwa po siya lang, Dr. Sixto Antonio. Ayun. Oh, yung Marikina. Yung galing ng Marikina. Yung galing ng Marikina, ma'am. Okay, habang inaantabayan na po natin ang pagsagot, ano? Sapagkat napaka-importante po sa ating mga motorista na alam po natin kung saan tayo dadaan. At hindi po tayo yung... Kung kayo, hello po. Yes. Sir. Opo, okay. Sir, bali wala lang pagbabago sa Marikina, sir. Ah, okay. Yung daanan, ano? Sapagkat kakaliwa rin ng Marikina, eh, no? Opo, opo. Oo. At yung manggagaling naman dito sa may floodway. Gagaling naman po ng floodway. Oo, galing Anguno, Binangonan, Antipolo, di ba? Dumadaan dito sa Rinporos. Apo, bali sir, wala rin pagbabago sir. Ganun din pala yung takbo nila. Okay, at maluwag ang ibig sabihin, hindi po sasaraduhan yung daanan ng Sir Raymond papuntang sementeryo. Hindi po sir. Okay. Tuloy-tuloy pala yung flow ng traffic doon sir. Okay, yung doon sa may simbahan. Sir, bali ganun din po sir. Okay, at bali... Wala pagbabago ang ginawa doon. Ah, okay. At sir, maraming salamat sa iyo, ha? Salamat din po. Okay, pakiparating kay Colonel Dulay yung congratulations sa inyo, ha? Apo, apo, salamat din po. Okay. At palakpakan tayo dyan, no? Okay, thank you sa iyo. At bagamat yan po yung lagi nating tinatawagan para sumagot sa ating mga katanungan. Maraming salamat sa inyo dyan, no? Mabuhay po kayo. Sige po, salamat din okay. Po. Okay. At yan po, ano, ang TPMO ng Pasig. At sana lahat po, no, wala na po tayong oras, no, mabuti na hagip po natin ng Pasig. At siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, at sa lahat po ng staff ng kakampi. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong Martes at Merkules, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, ano. At siyempre, yung po nag-email sa akin, ha, hindi ko ilinalabas muna yan. At gumagalaw po tayo sa pamamagitan lamang po ng koordinasyon ng, sa ating bossing, ano, para na sa ganon ay maiwasan po na yung nasabing nag-email po ng kanilang problema sa iba yung dagat, no? At hindi ko muna papangalanan, no? Habang inaayos pa po ng ating station manager kung saan po niya ipapadala kay Vice President Jojo Marvinay ko po ipinadadala yung problema na yan para na sa ganon, may maipadala agad representative doon pagka nanduro na po, tsaka tayo babanat ng gusto dito sa ating programa, no? Maraming salamat po hanggang sa Martes at Merkulis sa susunod na linggo po. Ganito rin pong oras, alas 3 hanggang alas 5. Bye-bye!
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng ulam mo at ang kamay nilang yung ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamustan pati pagtulog mo. Sa gabi-gabi nagkutuloy yung nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang gagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang iniisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo ay nagkamali. Magsisisi ang sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali.